what's up mga tropa pizza? Ako nga pala ito, si Alvin Reyes. At meron na naman tayong i-reaction video ngayon, mga tropa pizza kong malulubhe. At ito nga pala, ay yung pinamagatan na what's up, G. At by Kutsilyo, Panyero, and Kid Bungo, mga tropa pizza kong malulubhe. At ito, itong what's up, G, hindi ko alam kung ilang linggo nang nakakalipas na to. Pero ito, ito i-reaction natin ngayon, medyo late na tayo na sobra. At syempre, salamat sa nag-request nito na si Luigi Espino. Yan, sobrang salamat sa iyo, Tropa Pisa. At syempre, sobrang appreciate yan. At yun, mga Tropa Pisa, itong WhatsApp G, ay simulan na natin itong pintahan ng personal natin na opinion, mga Tropa Pisa, kung malulupit. At tingnan natin, pero malamang sa malamang, eh alam nyo na kung ano to. Dahil matagal na to at usapan tong distract na to. Distract to, mga Tropa Pisa. At yun, huwag na natin patagalin. Let's go! Yeah. What's up, G? Anak ka ng ukinang ina. Tinanggal ko ang respeto sa'yo ng siyam na beses pa. At bakit kay re-respeto kung ikay wala nito? Di ka marunong tumanaw sa mga pinanggalingan mo. What's up, G? Anak ka ng ang ina, tinanggal ko ang respeto sa'yo ng siyam na beses pa. At bakit kay re-respeto kung ikay wala nito? Di ka marunong tumanaw sa mga pinanggalingan mo. At dito ha, dito sa 36 seconds mga tropa peace, tinasabi dito na what's up G, eh mga tropa peace, ito ay about sa respeto. Yung pumapaloob dun sa mismong chorus, mga tropa peace, chorus yun. At doon sinasabi dito, eh bakit ka irerespeto kung wala ka rin namang respeto. Yun ang ibig niya sabihin doon, mga tro sa chorus ha. At sinasabi pa dito, eh tinanggal daw niya yung respeto na doon kay G ng siyam na beses. Mga tropa, kalokohan na hindi nyo alam kung sino yung G na to. Dahil ito ay putok tong distract na to at usapan to. Dahil malamang sa malamang, yung mismong tinitira dito ng mga kuya natin, eh talaga namang kinamaan at talaga namang napakinggan niya na to, mga tropa peace. At yun, ito'y about to sa walang respeto dun sa mismong chorus ha, dun sa sinasabi dito, mga tropa peace. Pero alam ko, na alam nyo na, pero hindi ko muna babanggitin hanggat wala silang pahaging o talaga namang pasaring na, na pwede natin matimbrihan o hindi, ang pwede nating masaktuhan na para nating sabihin kung sino mismo yung G. Ha, mga tropa, para malinaw. At ito, simulan na natin to. Kung ikay wala nito, di ka marunong tumanaw sa mga pinanggalingan mo. Anak na puta, ang tuna mo di alam mo sa sarili mo kung sino ang tumulong. Wala kang utang na loob, dapat sa'yo lumubog. Wala ka na respeto tulad ni tulong hambog. Akala kinakadinig at sa XB ang napapala. Nagiging bastos ang ugali sa mga nauna. Kumita lang ng pera, wala na respeto. Dito ah, talaga namang gigil na gigil dito si Kutsilyo. Na kumbaga nga talagang minura niya itong si G. At sinasabi dito mga tropa, pisa, kumbaga nga ay para ka ng situlo na walang respeto. At sinasabi dito, kumita ka lamang ng pera, eh kumbaga nga ay wala ng respeto o nakakalimutan mo na yung mga tumulong talaga sa'yo. Yun yung sinasabi na talaga namang bakit sinasabing walang respeto eh. Kasi yung mga tao talaga, kung tutusin mga tropa, pisa, kapag nasilaw sa pera, yung mga umulok o yung nasa likod nila kung bakit siya nakarating, kung saan man siyang nakalagay ngayon, eh nakakalimutan na nila. Hindi naman niya nila lahat. Pero kasi yung tinutukoy dito, eh ganun, mga tropa peace. Na kumbaga nga eh, kumita ka lang ng pera, eh nakakalimot ka na yata sa mga tunay at totoong tumulong sa'yo kung bakit ka nakarating sa ganyang larangan. Yun yung ibig sabihin dito ni Kutsilyo, mga tropa peace ha. Pero yung kasi, pwede rin natin yan o sa ibang tao. Kumbaga nga eh, ganyan talaga ang mga tao. Karaniwan na nangyayari na nagkaroon ka lang ng konting pera, akala mo kung sino ka na, akala mo eh hindi ka na natulungan nung dating mong kaibigan o dating mong mga kasamahan. Yun mga tropa peace. At yun, diretso pa na kayo. Tulad na kupal na si Hojo na babaero. Ayaw ng corona pero gusto maging hari. Ayaw pa sabihin pa. Nabanggit
dito si Honcho. Na para kang si Honcho. Ah, sinasabi dito na kumbaga sinasabi pa doon. At kumbaga sumasabay ka. Kumbaga nakikiuso ka dyan o sumasama ka dyan sa mga kabataan na yan na para hindi ka mapagtuwanan. Yun yung ibig sabihin dito ni Cuchillo, ha. Na kumbaga nga eh, yun nga, na kumbaga nga eh, kasi marami naman talaga na mga sa kabilang kampo, hindi Dunggalo, mga tosa, kumbaga kalaban ng Dunggalo, na kumbaga nga eh, nakikijoin na lamang sa mga walang respetong kabataan na yan, eh para hindi mapag-iwanan, at syempre automatic para yun sa pera. Yun eh, mga tropa, bis. At dito, wala pang sinasabi o minimension, o wala pang papahaging kung sino yung G. At sinasabi dito, mga tropa, bis, eh, dun sa, kumbaga nga, yung pasaring, parang itong si G ay nagpasaring. Nagpasaring din. Kumbaga, may ginawa sigurong kanta itong si G. At dito kasi, kilala nyo naman si Honcho at saka si Tulo. O yan, si Skastakli. At kaya dun pa lang, eh, medyo matitimbrihan nyo na, mga tropa, bis, ha. Pero dito, wala pang inaano si Cuchillo, eh, diretso pa tayo. Kumbaga sinabi dito, hindi ka na mabenta kahit sa bangketa. Bagay, wala na ano sa bangketa ngayon, eh kung CD-CD pag-uusapan, wala na halos ganun. Dahil gawa ng internet, mga tropa, is sobrang easy na lamang na magkaroon ka na kung ano pa mang gusto mong panoorin o pakinggan, di ba? Ayun yung kagandahan sa teknolohiya ngayon. Kaya nga, kumbaga nga, hindi na talaga mabenta, mga tropa, is kumbaga nga sinabi, hindi ka na mabenta. Ngayon, ikaw na ang topic namin ngayon. Ikaw, G, ngayon, topic ka na ngayon ng Dunggalo. Dahil nga wala kang respeto. Na kumbaga nga nakakalimot ka yata. Nakakalimutan mo yata yung mga tunay. Kung tutusin na tunay mong kaibigan na kung ang naging dahilan kung bakit ka dumating sa punto na yan. Yun mga tropa, bis, ha. Malalim to sa sinasabi ni Cuchillo. Wala pa siyang sinasabi o binabanggit dito, padaplis lang na talaga to. Pero tingnan pa natin itong kay Panyero at kay Kid Bungo. Nang bukin ang ina, tinanggal ko ang respeto sa'yo ng siyam na beses pa. At bakit kay re-respeto kung ikay wala nito? Di ka marunong tumanaw sa mga pinanggalingan mo. Sab G, anak ka nang bukin ang ina, tinanggal ko ang respeto sa'yo ng siyam na beses pa. At bakit kay re-respeto kung ikay wala nito? Di ka marunong tumanaw sa mga pinanggalingan mo. At yun naman talaga eh, di ba? Yun ang yung karaniwan. Kumbaga nga siyempre, bakit mo ire-respeto ang tao kung wala rin siyang respeto sa'yo? Yun talaga real talk yun. Kumbaga nga sinasabi dito, tinanggal ko yung respeto ko sa'yo na siyam na beses pa. Kumbaga nga, ibig niya sabihin siguro doon, eh may respeto ako sa'yo. Kaso, nung narinig ko o talagang napagtanto ko na ganito pala ang iyong hangarin, eh medyo napabawi ako ng respeto na napakadami kong binibigay sa'yong respeto, eh talaga namang binawi ko. Siyam na beses na doble pa talaga ang pagbawi ko. Na kumbaga nga eh, yun talaga minsan nangyayari mga tropis. Na kumbaga nga eh, nadismaya ka sa taong hinahangaan mo, sa taong inaasahan mo na alam mo naman na hindi niya yung kayang gawin. Dahil nga, iniidolo mo siya eh. Dahil iniisip mo na hindi niya yung kayang gawin. Pero ang masakit nito, biglang nagpasiklab at nalaman mo at yun mismo ang kanyang sinasabi. Yun yung masakit eh. Dahil galing mismo sa kanyang bibig o sa kanya talaga mismo nang galing yung mga binitawan niyang salita. O di ba? Kaya talaga nang mapapabawi ka. Pero kanya-kanya yan. Kanya-kanya tayong iniidolo. Kanya-kanya tayong pananaw. Kanya-kanya tayong pag-iisip. Kanya-kanya tayong pinaniniwalaan. Pero talaga namang kanya-kanya yan. Ito'y sarili ko lang tong opinion, mga tropa bits. At bumabase lamang ako kung ano yung naintindihan ko. O kung ano yung nababasa ko, kung ano yung napapanood ko, kung ano man meron dito sa video na to, mga tropa. Pero ito ay sarili ko lang na opinion. Nasa sa inyo yan, kung kayo maniniwala sa akin o sasang-ayon kayo sa akin o hindi. At yun, diretso tayo dito, mga tropa, sa malupit. Nimulan mo ang apoy kaya lahat maglalabasan. Wala ka rin basbas kaya nag-aangas-angasan. Di ka pa rin ba masaya sa iyong napuntahan? Binabastos mo na rin ang iyong mga pinanggalingan. Kumbaga dito, inimulan daw ngayon. Kaya ngayon, siyempre, yung kumbaga nga, ikaw ang nagsiga. Ngayon, yari ka ngayon. Dahil nga dyan, sa ginawa mo, ikaw nagpasimula eh. Ginawa mo yan, ngayon panindigan mo,
ito na kami. Yung ibig sabihin dito ng itong tatlo ni Panyero, ito na kami ngayon. Ididistraka na namin ngayon. Dahil ngayon, natuklasan na namin ang parang ang masama o maitim mong hangarin. Na yun pala ang pinupunto mo. Na tama yung, kumbaga, kuro-kuro ng mga kuya natin. Na kumbaga nga, meron silang nagugulumihanan sila. Na kumbaga nga baka naman hindi. Pero baka naman ganun. O di ba yung parang nagtatanong sila sa mga isipan. Pero dahil doon sa nilabas mo o pinasiklab mo, ngayon, napagtanto nila na tama ang kanilang mga haka-haka. At ngayon, yung sinasabing sinimulan mo, ngayon pasisiklabin nila. Ngayon, ito na sila at ngayon, ikaw na yung mismong parang topic nila ngayon lagi. At kumbaga sinasabi dito, ipanyero pa, e wala kang respeto, nakakalimot ka yata. Nakakalimutan mo yata yung mga tunay na tumulong sa'yo. Kung paano ka nagsimula, inakalimutan mo yatang balikan bago mo ginawa yung mga ganyan o bago ka nagpasaring. O di ba mga tropa face? Idiretso natin to, si Panyero to. Ito nga pala ang unang pagkakataon ko kay Panyero na makakapagbigay ng personal ko na opinion, mga tropa face. Hihirap ka na ba? Kaya ikaw ay desperado. Kaya sa bago sumuso at ikaw ay disidido. Asa na ang dating? Hindi ka na ang simpleng tao. Mapaghangad sa corona kahit pa iyong itago. Ayun, naintindihan nyo na. Naalam ko, naalam nyo na ba talaga? Ito yung sinasabi niya na hindi ka na yung dating simpleng tao. Glock 9 yun, mga tropa feeds. Wala silang sinasabing Glock 9. Pero wag nyong lokohin ang sa inyong sarili na hindi nyo alam kung para kanino tong kanta na to o this track na to. Itong si G ay si Glock 9 yan, mga tropa. At ito sinasabi dito, hindi ka na yung tulad ng dati. Hindi ka na yung simpleng tao, mga tropa. At kumbaga sinasabi pati dito, mga tropa ni Panyero, naghihirap ka na ba? Naghihirap ka na ba? Kaya ngayon, sa mga baguhan na sumususok. At kumbaga nga naghihirap ka na ba? Konti na ba yung kita mo? Ngayon, dikit ka ng dikit doon sa mga alam mong walang respeto sa mga nauna at sa Donggalo. Yun yun mga tropa bits. Yun yung pinupunto doon ni Panyero. Ito yung personal ko na opinion. Nasa sa inyo yan mga tropa kung kayo maniniwala sa akin o hindi. Uulit-ulitin ko yan. Kami ululin, hindi kami mga tologes. Amoy ka na namin kahit umabot ka pa ng Biyernes. Santo, santito ang iyong dating. Sa rap game, bawal ditong babading-bading. Tatagal mo sa industriya, sa biyahin ng pangarap. Hangad mo pala'y sukli at yun ang laging hinahanap. Meron ka nang ang diploma, di ka pa nakukontento. Tapos sinabi mong sa'kin yan, upuan pala ang gusto. O dito, diba? Ang linaw nun. Ang linaw-linaw nun, mga tropa bis, na imposible hindi nyo mag-get. Na kumbaga nga, dito sinasabi niya, may diploma ka na eh. May diploma ka na. Hindi ka pa nakontento. Tapos, sinasabi, doon sa sinabi mong sa akin yan, ang hangarin mo pala ay magkaroon ka ng upuan. O magkaroon ka rin ng trono. Yun yun, mga tropa bis eh. Yun yung sinasabi doon ni Panyero. Kasi mga tropa bis, imposible na hindi nyo iniidolo ang isang Glock 9. At imposible na hindi kayo updated sa kanya na gumawa siya ng kanta na pamagat na sa akin yan. Mga tropa bits, ha? Imposible. At kasama niya doon si Honcho. Mga tropa bits. At yun, nakita niyo yung diploma, upuan. Yun yung mga isa sa mga matinding kanta ni Glock 9. Kaya ito, kalokohan at tanga ka talaga pag sinabi mong hindi ito sa kanya. G, anak ka ng pukin ang ina. Tinanggal ko ang respeto sa'yo ng siyam na beses pa. At bakit ka irerespeto kung ikay wala nito? Di ka marunong tumanaw sa mga pinanggalingan mo. Zab G, anak ka ng pukin ang ina. Tinanggal ko ang respeto sa'yo ng siyam na beses pa. At bakit ka irerespeto kung ikay wala nito? Di ka marunong tumanaw sa mga pinanggalingan mo. Putang ina ka, anong pahapyo pa? Bumain ng bakla na hindi makachupa. Mahilig na kumasa ngunit sabik sa pagputo. Balak itinutok, please naman na ang pumuto. Sa dami-daming humahanga na nadismaya sa'yo. Ginamit-gamit natin ka para masaming titulo. Para-paraan para sa biyay di ka na maiwan. At sa daming sinasabi ngunit nakisagwa na lahat. Ito ay si Kid Bungo, mga tropa bis ha. Tropa bis na Kid Bungo to. At talaga namang gigil na gigil siya dito.
At kumbaga nga dito, sinasabi niya dito eh, pa, kumbaga nga eh, gawain daw ng bakla yun. Na kumbaga nga eh, kasi mga tropa pis, kung napakinggan niyo yung ginawa na kanta, si Glock 9 na sa akin yan, eh talaga namang yun ay may pasarin yun. Pasarin yun, yun nga yung sinasabi dito, sikit bungo, na kumbaga nga eh, padapis pa. At yun nga, mga tao, sinasabi niya dito pati, ay nakisagwan na lamang, nakisagwan o nakikisabay, na kumbaga ginamit yung tinta, ginamit ni Glock 9 yung tinta, na para kunwari, eh kunwari, eh nakikisabay lang siya, o nakikisabay, o nakikiano lang siya sa uso. At dahil nakita niyo naman kasi, lagi siyang sumasama sa ex-batalyon. Pero maraming paliwanag na kumbaga nga matagal na yung kasama niya yun. Lagi siya nakakasama. Wala namang problema dun eh. Walang problema, mga tropis, na totoo lang, kung nakakasama si Idol Glock 9 sa ex-batalyon. Hindi yun yung kaso. Hindi yun yung kaso. O hindi nyo pwedeng sabihin na kaya galit ang Donggalo o bakit nagagalit si Glock, ang Donggalo kay Glock 9 eh dahil kasama niya ang ex-batalyon o kasama niya o kakulabo niya lagi ang ex-batalyon o si Honcho. Hindi yun yun, mga tropa pits. Hindi yun yung dahilan. At kung naiintindihan nyo ang dahilan eh yung mga lyrics o yung mga sinabi ni Glock 9. At mamaya natin papaliwanag yan. Diretso tayo dito. Natira kara-kara, ngunit isa palang sirena. Wala na yatang natira, simpleng balasa sa baraha. Simpleng taong sinasabi, ngunit sumikat na sa ere. At ang dating alalay, gusto palang maging hari. Meron akong kwent, chiki-chiki out. Then shut your motherfucking mouth, we don't know what talking about. Diba? Nakita nyo naman yung sinasabi dito ni Kid Bungo at ni Panyero. At talaga namang alam nyo, ito ay kay Glock 9. Kumbaga nga eh, dating alalay, alam nyo yun, alalay ng hari, mga tropa peace. Isa rin yun sa kanta na putok ni Glock 9. Kumbaga nga eh, gusto rin palang maging hari. Mga tropa peace, kung hindi nyo kasi na, imposible kasi, kung hindi nyo nagigets yung pinupunto dito ni Kid Bungo, eh talaga namang, eh kailangan nyong maintindihan maigyan. Dahil ito, eh dun sa inilabas na kanta ni Glock 9 na sa akin yan, mga tropa peace. Yun yung dahilan. At imposible rin na kumbaga nga mga tros sa tulad ng sinabi ko kanina, eh meron na rin mga kuro-kuro ang mga kuya natin. Dahil dito sa ginawa niya, eh ngayon, inatuklasan nila na tumpak nga yung nasa isip nila. At ito ay parang lumalabas dito, may masama rin pala siyang hangarin. At ayaw niya rin sa Donggalo. Yun ba yun? At wala siyang respeto. Nakakalimot yata siya kung saan siya nagmula. Kung ayaw mo sa corona, wala kami paki sa'yo sa susunod na kanta, dapat nirereta mo. Anak na ng buki ng ina, tinanggal ko ang respeto sa'yo ng siyam na beses pa. Nasabi dito ni Kid Bungo, wala kaming pakialam kung ayaw mo sa corona. Kung ayaw mo, pero sana yung atira mo, iwag mong ipadap please o ipasaring lamang. Irekta mo na. Kasi alam na rin namin eh. Yun yung ibig sabihin nito ni Kid Bungo, mga tropis. Kumbaga huwag mo nang ipadaplis na please. Rektahin mo na Glock 9. Alam na namin. Amuy ka na namin. Yun eh. Kalokohan, walang doubt mga tropis. Iniidolo ko rin si Glock 9. Iniidolo yan lahat. Pero syempre, kanya-kanya tayo. Katulad ng sinasabi ni Kid Bungo, sa dami ng tagahanga mo, may ilan-ilan at malamang sa malamang, maraming madidismaya sa iyo. Mga tropa pis, lalo na yung mga nakakaintindi at nakakaunawa dito sa Tagalog rap o hip-hop. Yung nakakasubaybay na tunay. Hindi yung mga bata o mga kabataang Jejimon. Kumbaga nga eh, walang alam. Na porke nakapakinig lamang ng magandang tugtog, eh okay na. Pero hindi nila iniisip yung kahulugan o yung malalim na kahulugan ng kanta. Mga tropa pis. Yun yun eh. Pero syempre, kanya-kanya tayo. Hindi naman yan nila lahat. Pero yun yung ibig ko sabihin. Na kumbaga nga eh, merong iba. At yun nga yung Jejimon kung tawagin na mga kuya natin sa Donggalo na mga walang alam o nakikisawsaw o talaga namang literal lang na mahilig lang makinig. Pero yung laman o yung talaga namang pinupunto eh hindi nila naiintindihan mga tropa pin. At bakit ka irerespeto kung ikay wala nito? Di ka marunong manaw sa mga pinanggalingan mo. What's up G? Anak ka ng puki ng ina. Tinanggal ko ang
respeto sa'yo ng siyam na beses pa. At bakit kay re-respeto kung ikay wala nito? Di ka marunong tumanaw sa mga pinanggalingan mo. At yun mga tropis, tapos na. Pinaril na bandang dulo. Itong WhatsApp G para sa akin ay kay Glock 9 to mga tropis. At kalokohan na hindi nyo rin alam na ito'y distract para sa kanya. At medyo kalokohan din sa ilang linggo na o maybe 1 week na to o 2 weeks na nakakalipas, ay kalokohan na hindi pa rin niya to naririnig. Kalokohan yun, sobrang kalokohan. At ito mga tropis, para sa akin sobrang solid nito. Sobrang tindi nito, pinagpapawisan ako ng totoo. At real talk yan mga tropis. Sobrang lakas nito, sobrang tindi nitong WhatsApp G. Mga tropis, ito ay para kay Glock 9. Wala silang minention. Kumbaga, masaring lang to pero nagigets natin. O malamang nakuha nyo, eh kay Glock 9 talaga to. Mga tropis, para nga pala maging malinaw. Para nga pala maging sa mga Jejimon. O sa mga kabataan na hindi naiintindihan kung bakit biglang naglabas ng diss track ang mga kuya natin sa Dunggalo, sa idol ng lahat talaga na si Glock 9. Eh ang dahilan mga tropapits, eh dun sa kanyang ginawang sa akin yan. Mga tropapits, sa akin yan. Dun yun mga tropapits, dahil kung hindi nyo nalalaman o hindi nyo napapansin, para sa mga Jejimon na medyo alam nyo naman na handa lang makinig, basta makinig lang, eh yun ay meron yung pasaring. O patama, mga tropa pits. At ang tinira pa niya doon, kung tutusin, ay ang Andrew E. Real talk yan, mga tropa pits. Ha? Ito ay personal ko lang na opinion. Nasa sa inyo yan kung kayo isasang-ayon sa akin o hindi. Yun yung mismong mabigat na dahilan, mga tropa pits. At ang isa pa nito, kasi kung naiintindihan nyo yung sa akin lang, sa akin yan. Ha? Ito mga tropa pits, yan, ilalabas. Ito. Yan yung mismong pamagat, diba? Nakalagay diyan sa akin niyan. At kung makikita niyo diyan sa pamagat, tingnan niyo, meron diyang corona, tapos yung S eh hugis ahas. Tapos merong hari o king, di ba, na baraha. Sa akin niyan. Mga tropa, yan yung mismong pamagat ng kanta ni Glock 9 at ni Honcho. Mga tropa beats. Kung mapapansin niyo, diyan sa mismong pamagat na yan, eh, nakalagay diyan sa akin niyan. Pero sabi ni Glock 9 sa kanta o dun sa kanyang lines, eh hindi sa akin yan. Diba? Sa akin yan. Or maybe hindi sa akin yan. Ibig sabihin hindi daw sa kanya. Sa king yan. Sa king yan. Hindi sa akin yan. Or sa king yan. Yun yung ibig sabihin niya. Kaso wala yung G mga tropa pizza. Sa akin yan. Wala yung G. Ang tanong, nasan yung letter G? At sino yung letter G, mga tropa pits? Tulad dito sa WhatsApp G, ang G ay si Glock 9. Hindi sa akin yan, sa king yan. Sino yung G? Si Glock 9, uulitin ko. Si Glock 9 yun. Hindi, ang ibig sabihin, meron pala siyang hangarin din o gusto niya rin magkaroon ng trono. Yun eh. Gusto niya rin maging hari. O king, mga tropa pits. Diba? Naintindihan nyo ba? Nakukuha nyo ba mga tropa pits? At tapos, mga tropa pits, yung S ay hugis ahas. Ahas. Ahas na may corona. King. Diba? Ibig sabihin, ang hari ay king. Mali. Ang ibig sabihin, ahas ang king. Ibig sabihin, ahas yung king. Sino ang king sa kasalukuyan o ngayon? Diba? Sino yung ahas? Sino yung inahas? Ang ibig sabihin ba mga tropa pizza? Eh, yung ahas, ibig sabihin, inahas ba ng hari o king sa kasalukuyan ngayon ang tunay na hari o tunay na king doon? Yun ba yung ibig sabihin doon? Diba mga tropa pits, isipin nyo yung maigi, sobrang lalim ng mga taga na binibitawan ng isang Glock 9, pero isipin nyo yung pinapaliwanag ko mga tropa pits. At bukod pa dito, sinabi sa lyrics,
doon sa lines ni Glock 9. Hindi akin yan dahil ang ulo ko'y kapos. Hindi ko alam kung sakto yung ano sinasabi ko ha. Basta hindi daw sa kanya yon dahil ang ulo niya'y kapos. E di ang ibig sabihin ba, ang king o ang hari na may suot ng corona ngayon, e malaki ang ulo. Mga tropa fits, kung malulupit at mababangis, sana'y naiintindihan nyo yun. Kaya ako pinapaliwanag para to sa mga Jejimon na hindi nakakasunod. O sinasabi nila na bakit daw biglang nagagalit ang Donggalo o tinitira nila ang isang Glock 9 na talaga namang iniidolo ng lahat. Yung pinapaliwanag ko, sana nasubay na nagets nyo. Yun mga tropa fits. Yun. Ang mga kuya natin sa Donggalo ay puro makakata. Makata lahat. At siyempre, ang makata ay puro double meaning yan. Ang isang Glock 9 ay sobrang lalim magbitaw ng mga salita o ng mga letra. Siyempre, may double meaning. Halos lahat nagbibigay ng double meaning kapag ikaw ay isang artist o rapper. Kaya mga tropawis, ang tanong, sino yung tinitira niya? Sino yung pinapasaringan niya? E di ang hari o ang king, Andrew E. Ang tanong sa inyo, mga tropawis kung malulupit sa mga Jejamon, bakit nyo ngayon sasabihin na ang na, kaya tinitira si Glock 9 ay naiingit lamang kay Glock 9? Ang tanong si kay Glock 9, bakit niya pinasaringan ang hari o si Andrew E? Ang tanong, si Andrew E ba ang naiingit sa kanya o siya? Yun ni mga tropawis, dahil ang tanong, ito pa ang tanong mga tropawis para sa mga Jejimon to, sa mga hindi nakakaintindi. Wala pang Glock 9, may Andrew E na. Hindi pa mayaman ang Glock 9, si Andrew E mayaman na. Kaya ang tanong, sino ang naiingit? Inaano ba ni Andrew E ang isang Glock 9 para siya'y pasaringan? Yun mga tropawis . Kaya dito, lumabas ang WhatsApp G. Ang tanong, sino ang naiingit? Sino ang mayroong dahilan para siya itirahin? O diba, sino ang nauna? Ngayon, ito ngayon, ang mga Donggalo, itirahin siya talaga. Dahil pinasaringan niya ay ang hari, ang Andrew E, mga tropa fish. Common sense nyo na lang, pero para sa mga hangal at tanga, ay hindi talaga maiintindihan yun. Pero ako, yun yung pagkakaintindi ko. At malamang sa malamang, alam nyo na rin lahat yan para sa mga tunay na nakakaintindi. Dahil ang mga kuya natin, ang mga tunay na mga makakata ay naintindihan yung nilalaman ng kanta na sa akin yan, na ginawa ni Honcho at ni Glock 9. Wala nang pakialam kay Honcho . Hindi yun, hindi issue nakasama si Honcho sa kanta. Ang issue dito, yung sinasabi ni Glock 9 sa nilalaman ng mga lyrics niya, mga tropa beats. Yun. Napakalinaw nun mga tropa beats. Sobrang linaw nun. Ang pagpapaliwanag ko . Kaya imposible na hindi nyo maintindihan. Sumablay man ako ng konti, pero magigets nyo pa rin. Tagalog ang sinasabi ko. Mga Jejimon na tanga dyan. Ito'y para sa mga Jejimon. Para sa mga tropa beats na hindi nakakasubaybay o hindi nyo nagigets, ito'y para rin to sa inyo. At pero siyempre, lalong-lalo na para sa mga Jejimon na puro iyak. Kaya nagre-reklamo bakit pinitira ang isang Glock 9 ngayon, ang Donggalo. Yun mga tropa beats, dahil yun doon, yung dati nilang iniisip-isip lamang na baka may na merong hindi magandang hangarin ang isang Glock 9, talaga namang lumalabas, totoo. Dahil dyan sa nilabas niyang sa akin yan. Ilabas nyo na yung honcho na yan, walang may pakidyan dun sa Glock 9 talaga. Yun. Yun yung talagang pinupunto dyan, mga tropes kung malulupit. At ito ay personal ko lang na opinion. Bumabase ako kung ano yung pagkakaintindi ko. At kung ano yung nilalaman itong kanta, at kung ano talaga yung naintindihan ko. Nasa sa inyo yan kung kayo sasang-ayon sa akin o hindi, mga tropes kung malulupit. Mag-comment kayo dyan kahit ano yan. Appreciate ko yan, mga tropes. Babasahin ko yan. Re-replayan ko kayo, mga tropes kung malulupit. At yun, mga tropes, nasa sa inyo yan. Kung kayo sasang-ayon sa akin o hindi, ulitin ko. Personal ko to na opinion. Personal ko to na opinion, mga tropes. At yun, siyempre, balik tayo dito. Sobrang salamat, Kutsilyo, Panyero, Kid Bungo. Dito sa pinamagatan na WhatsApp G, pagkakataon ko na makapag-reaction video sa inyo. Sobrang salamat, sobrang appreciate ko yan, mga tropes kung malulupit. At yun, syempre, kung nagustuhan nyo itong reaction video ko na to, huwag nyo sana kalimutan mag-like, mag-subscribe.
At i-share nyo na rin kung nagustuhan nyo man o hindi itong reaction video ko na to. Okay lang yan mga tropes kung malulupit. Pero sana mag-ingat kayo palagi kung nasaan man kayong lupalop ng Pilipinas o ng mundo o na iba't ibang parte ng abansa. Kaya ingat kayo palagi mga tropes kung malulupit. Sana mag-ingat kayo palagi. Sobrang appreciate ko mga tunay na sumusuporta. Peace! I'm out! Basta huwag iskip ang adob mong iskip. Gusto kong magpasalamat. Thanks, 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 thanks.